بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عباد الله، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sa inyong lahat, mga minamahal, ginagalang kong mga magulang, mga bapa, mga babo, sa inyong lahat na mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkaraan ng ating pasasalamat, pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasalawat sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala gitano pagaminaminaan. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway pag-aanin sa ating lahat, sa ating mga kapatid, tulungan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kababayan, mga kapatid din, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nasalantan ng nagdaan na bagyo o typhoon itong mga nakaraang araw. Pag-aanin nawa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na makarecover aftermath ng typhoon na ito. Higit lalo sa ating mga kapatid na nasalanta, mga Muslim, mga mu'min na nasalanta ng nagdaan na typhoon na ito. Alam natin na itong mga iba't ibang uri ng kalamidad sa una, iba't ibang uri ng mga kalamidad, typhoon, mga lindol, ay hindi ito ibinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang hikma, walang sense, walang layunin. Hindi ito matatawag na mga nature calamity, hindi po. Sa perspective ng relihiyong Islam, ito ay bumababa dahil sa may kadailanan. Kabilang ito sa mga kasangkapan o mga sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinapadala, wama nursilu bil ayat illa takwifa. Hindi kami nagpapadala ikan ni Allah ng mga ayat, mga tanda, mga sakuna bilang kaparusahan, pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang na ito ay babala, pantakot ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangpukaw sa ating lahat na marapat pinagmumuni-munihan natin itong mga dumadaan na typhoon. Tayong lahat, hindi lang yung mga matutuwid ang nagdudua, nagbabalik loob, nagbabago. Tayong lahat, dahil ito ay may layunin kung bakit ito nangyayari. At walang pag-aalilangan, subhanallah, na dahil sa mga nagagawa nating hindi maganda, hindi ikinalulugda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang solusyon lamang ay ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Zahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Lumitaw ang mga sakuna, kalamidad sa kalupaan, karagatan, dahil sa nagawa ng mga tao,
mga nagawa nagagawa ng mga tao na mga hindi kanais-nais. Alalaumbaga mga subhanallah. Mga pagsuway, kasalanan. Liudhikahum ba'dalladhi an upang ipadama sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang resulta ng kanilang mga nagagawang hindi mabuti. La'allahum yarji'un. Ito yung layunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung gusto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napupukaw tayo at tayo ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa iba't ibang uri ng kasalanan na maaring hanggang ngayon ay pasampasan pa natin. So kailangan tayo ay pag dumadaan itong mga kalamidad, tayo ay nagmumuni-muni, sinusuri natin ang ating mga sarili at tayo ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kaibigan, mga kapatid, ako lamang ay magbibigay ng mga maiksing paalala hinggil sa buhay natin dito sa mundo. Ang paksa natin na ating tatalakayin sa maiksing oras na ito at bigyan niyo ako ng inyong pandinig at pag-unawa. No, pandinig at pag-unawa. Marahil ang ilan sa atin, marahil tabi, ay nakakarinig lang ng mga wasyat, mga sermon ng ating mga ulama kapag tuwing araw ng Friday. So tandaan mo kapag ikaw ay pumupunta sa masjid upang dumalo sa khutbah, ay paglaanan mo ng oras na mapakinggan ng buong puso yung lecture na isinesermon ng isang ustad o ng isang maalam o ng isang ulama upang para mapakinabangan mo at maging magsilbing baon sa iyong pamumuhay. Malaman mo yung dapat gawin hinggil sa mga responsibilidad katungkulan mo sa relihiyong Islam o di kaya makapagbigay sa iyo ng babala hinggil sa mga bagay na ipinagbawal sa relihiyong Islam. Nang sa ganun, maging salih, matuwid kang alipin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung layunin ng pagkakaroon ng khutbah, sermon, sa dakilang araw na ito na araw ng Jumu'ah. No? Bilang paalala sa ating lahat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka, ika ni Allah, dahil tunay na ang pagbibigay paalaala ay nakakapagdulot ng kabutihan sa mga taong nasa puso nila ang iman. Ito yung kabutihan ng Islam. Napaalalahanan tayo kapag tayo ay nakikinig ng mga khutba, mga mabubuting wasyat, napupukaw tayo kapag ikaw ay buong puso kang nakikinig. Samantala, subhanallah, kung pumupunta ka dito at tinitira mo ng antok, dito ka natutulog, dito ka nag-antok-antok, tuwing Friday, wala kang, hindi nadadagdagan yung iman, yung pananampalataya mo. Dapat, buong puso kang nakikinig. 30 minutes, 40 minutes, subhanallah. Imagine, isipin nyo, 30, 40 minutes lang ang inilalaan mong pakikinig para sa relihiyos lang kabutihan mo kada linggo. Mantakin nyo yung 7 days. 30, 40 minutes ka lang makikinig. E kung sasamantalahin mo pa sa antog, tulog, subhanallah, ano yung magiging pampukaw mo sa sarili mo? Bilang pagsusuri, pagmumuni-muni sa iyong kalagayan, hindi ka mababago, subhanallah. So hiraman mo ako ng inyong pandinig, dahil mahalagang paksa itong tatalakay natin. Ang tatalakay natin, mga kaibigan, mga kapatid, kalagayan, mga kalagayan na dito natin malalaman o tunay na sukatan ng mga kalagayan na dito natin malalaman yung pagkatao. Pagkatao ng isang tao, isang manusya. Tunay na sukatan. Ibig sabihin, lahat tayo, no? Payo ko ito sa aking sarili,
iiwanan kong payo una sa aking sarili, pagkaraan sa inyo na aking mga kapatid, mga bapa, mga babu. No? Payo. Mga sukatan na dito natin malalaman yung tunay nating pagkatao. Marahil bilang kaibigan, bilang kapatid, bilang mukmin, mananampalataya, o bilang ama, o bilang anak, o bilang asawa. Dito natin malalaman ilang katangian, kalagayan, na dito natin masusukat yung pagkatao natin. At mag-reflect tayo. Timbangin natin, itimbang natin dito yung ating sarili, yung kalagayan natin bilang anak o bilang asawa o bilang magulang o bilang kapatid o bilang kaibigan. Isang ulama, adib, isang makata. Makata, matalinhaga kung manalitaan. Isang eskolar, antas sa Islam. Isang adib. Si Unais o Anis Mansur. Tinanong siya, tinanong itong ulama. Hiraman niyo, inyong patuloy. Tinanong siya, ya Sheikh, ya Imam, paano malalaman yung tunay na kabugali, katangian ng isang tao? Paano natin malalaman yung kalagayan ng isang tunay na katangian ng isang tao? Dahil ito ay makata, o mangan, makata, sumagot siya ng pangkalahatang wisdom, pangkalahatang mga kalagayan, na kung pag-uuni-unihan ng isang tao, masusukat niya yung kanyang katangian, tunay ng katangian. Una, nagbanggit siya ng ilang katangian, pero magbabanggit lamang tayo ng ilan dahil kaiksi yung oras natin. Una, nagbanggit niya hinggil sa mag-asawa. Mag-asawa. Sabi niya, يُعْرَفُ الزَّوْجِ عِنْدَ مَرَدْ زَوْجَتِهِ وَتُعْرَفُ الزَّوْجَ عِنْدَ فَقْرِهِ. Ano yung una at pangalawa? Sabi niya, malalaman ang tunay na asawang lalaki kapag nagkakasakit ang kanyang asawa. Ibig sabihin yung babae. Sa kabilang dako, sa babae naman, malalaman ang tunay na katangian ng asawang babae kapag naghihirap ang kanyang asawa. Yung tunay niyang katangian. Una, sabi niya, malalaman mo yung lalaki, yung tunay, yung katangian ng lalaki kapag may karamdaman o nagkakasakit ang kanyang asawa. Ibig sabihin, kasi, tingnan nyo, kalikasan na yung babae, pinagsisirbisuhan niya yung kanyang asawa. Alam natin, ito yung wajib. Responsibilidad, katungkulan ng babae. Katungkulan ng babae sa kanyang asawa na pagsirbisuhan, lahat ng mga gawain, lalo na sa bahay. Subalit, sa kalagayan, hindi kayang gampanan ng babae yung kanyang katungkulan. Dahil meron siyang ujur. Meron siyang reason. Nagkakasakit. Dito makikita yung ilan, tabia. Ilan. Katangian ng lalaki, hindi niya inuunawa yung kalagayan ng kanyang asawa. Nawawala yung habag, pagmamahal, kapag hindi nagagampanan ng kanyang asawa, samantalang meron siyang rason, meron siyang reason, na siya ay nagkakasakit. Nakikita natin, subhanallah, sinisigawan, ginamaltrato ng ilang mga lalaki, asawang lalaki ang kanilang mga asawa. Kapag, subhanallah, nagkukulang ang kanilang mga asawa, samantalang meron siyang reason, nawawala yung love at mercy, pagmamahal at habag. Subhanallah. Tandaan nyo, tayong mga lalaki, ang pinakamalaking obligado sa atin, wajib, hak, karapatan
sa atin na mga kababaihan ay ang pakitunguhan sila ng mabuti. Nandun na yung financial, pero ang higit nilang kailangan sa mga lalaki, yung mabuting pakikitungo. Wabay lawin, yung mga babae, nakakaya nilang tiisin ang karamihan, ha? Nakakaya nilang tiisin ang ilan, ang paghihirap, mga pagsubok sa paghanap buhay, pero, subhanallah, nagsasuffer sila. Hindi nila nagtitiis kapag masamang ang trato sa kanila ng kanilang mga asawa. Hindi nila kayang tiis. Subhanallah, marami ang mga kababaihan ngayon nagsasuffer, naglulugsa sa kalagayan ng kanilang mga asawa ni hindi nila isinasangguni, irinigla sa kanilang mga magulang, nagtitiis sila, nagsasuffer sila dahil ayaw nilang masira ang kanilang pamilya, ayaw nilang hayaang lumaki ang kanilang mga anak na walang mga ama. Huwag natin abusuhin ang kahinaan ng mga babae. Nandit dapat kung ating pag-aaral ng Subhanallah, inuto sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan. At unawain ng kanilang nature, kalikasan, na more on emotion, damdamin, may kakulangan sa pag-isip, nakisul akil, hindi katulad ng mga lalaki. Ang mga babae mahina, pero itong kahinaan, pinalitan din sa kanila ng Subhanahu wa Ta'ala ng higit, lubos na pagmamahal, habang sa iyo na asawa at sa inyong mga anak. Istawso bin nisa'i khayra. Magpayuhan kayo o mga lalaki sa kabundihan hinggil sa pakikitungo sa inyong mga asawa. Ginawang parte ng pananampalataya. Bahagi ng iman ang magandang pakikitungo sa mga asawa. Kabilang dako, tingnan nyo, sa mga babae naman tabi, tu'rafu zawja inda faqri zawjiha. Subhanallah. Ang ilan na tabi, hindi naman. Malalaman daw ang tunay na sukatan o katangian ng asawang babae kapag naghihirap na ang lalaki. Dito masusukat minsan yung sabar, katatagan, paninindigan ng babae. Nakakasama ba siya sa hirap at ginhawa? Minsan mga ilan mga tabya, kapag sa kasaganaan, mashallah, mahal na mahal ka ng iyong asawa, pero kapag dumating yung oras, panahon, na medyo nagkukulang na yung negosyo dahil crisis o ano pa man, burara. Subhanallah. Walang satisfaction. Walang pag-unawa. Puro salita na narinig mo. Pero nung kasaganahan, nakalimutan na niya yung mga panahon na kayo ay masagana, pero sa panahon na ikaw ay naghihirap, subhanallah. Sa panahon na medyo may pagsubok ang buhay, huwag niya nagsamahan ng mag-asama. Nagsasama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi lang sa ginhawa, pero sa mga pagsubok, mga problema, hindi mo na makakapiling ang iyong asawa. Dapat ang babae din, suffer, matiisin, naunawaan niya yung kalagayan mo. Dahil tayo mga lalaki, kung kaya lamang natin dalhin sa bahay, ang market, ang buong, subhanallah, dadalhin natin. Subalit minsan talaga mayroong mga panahon na may kakulangan sa hanap buhay, dapat unawain din. Unawain din ng mga kababaihan. Hindi sukatan, hindi pera-pera lamang ang sukatan. Dapat ang isang mukminang ang babaeng may pananampalataya takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dapat may satisfaction, matiisin, nasasabot niya yung kalagayan ng kanyang asawa. Subhanallah. Pangatlo sa amin ng isang eskola, wa yu'rafu as-sadiq 'inda shiddah.
dito naman, itong pangatlong payo sa salamuhan sa iba, pakikipagkaibigan, sabi ng ulama na ito, tingnan nyo, at totoo, subhanallah, napapanahunan. Sabi niya, malalaman mo ang tunay mong kaibigan sa oras ng kaibigan. Totoo naman. Kasi ang likas, ang mu'min, tinutulungan niya yung kanyang kapatid. Kapag meron siya, ang usapan dito kapag meron siya. Kapag kaya niya, tinutulungan niya at alam natin kung tatalakayin lang natin yung mga kainamang gantimpala ng pagtulong sa kapatid. Kung ginagantimpalaan ka nga sa iyong pagkawanggawa sa kafir, ano pa kaya? Sa kapatid mong Muslim, lalo-lalo na sa oras ng kagipitan. Dito, tatalakay lamang natin itong kawalan ng utang na loob at panunumpad. Napakahalaga to. Kawalan ng utang na loob at panunumpad. Paano natin mababalansi ito? Halimbawa, tinulungan mo yung kapatid mo. Dumating yung oras na mayroon kang pangangailangan, lumapit ka sa kanya, hindi kanya tinulungan. Ano, manunumpad ka ba? Yung tao naman na tinulungan, walang mukha, walang paninindigan, walang utang na loob. May kaya na siya. Hindi kanya tinulungan, subhanallah. Una doon na yung kawalan ng utang na loob. Kapatid, tinulungan ka ng iyong kapatid. Inutangan ka. At kung ang utang, ha, hindi na siya humingi ng interes. Kasi kung may humingi ng interes, magiging riba. Ang ugnayan niyo lamang ay ang pananampalataya. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, mahal ka niya bilang kapatid. Dumaranas ka ng pagsubok. At kaya Allah subhanahu wa ta'ala siya naghihintay ng gantimpala. Pinulungan ka niya. Sa oras na siya ay gipit. At meron ka, tulungan mo rin. Dahil wallahi alazim, hindi magiging mabuti ang buhay, pamumuhay ng isang tao, ang taong walang utang na loob. Man la yashkurillah, man la yashkurinas, la yashkurillah. Sinong hindi nagpapasalamat, tumatanaw ng utang na loob sa mga tao, ay hindi malayo na tumanaw ng utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kong hindi tumatanaw ng utang na loob sa tao, ano ba kaya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Pero ikaw na tumulong, huwag mo na sumbatan. Dito natin mababalansin. Lahat ng dilo sa lakot, ikong binmani wal ada. Kahit ikaw tanda mo na tumutulong. Tumutulong sa mga tao. Alhamdulillah, binigyan kanya mo ng fadl, pabor, kasaganaan, kayamanan, ari-arian, mashallah, mayaman. Alhamdulillah. Status mo medyo marangya. Hindi katulad ng ila. Tumutulong ka na sa iba't ibang mo. Ibang landas ni Allah, masjid, madrasa, ano pa man, individual. Dumating yung punto na ikaw ay nangangailangan at hindi mo nakaptan yung inaasahan mo, huwag kang manumbat. Huwag mong ipawalang bisa yung mga itinulong mo. Hayaan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang bahala doon sa tao o mga tao na walang utang na loob. Diyan mo mababala sa itong pagtulong, walang utang na loob, walang, hindi, itong panunumpad. Kahit dumating pa sa punto na, subhanallah, tinalilimuran ka na ng mga tinulungan mo, magsabar ka, at huwag kang manumpad. Hayaan mo silang, maalala nila yung mga iyong nagawa. Subhanallah. Bilang pamuli, sabi ng ating sheikh, may isang oras natin, وَيُعْرَفُلْ مُؤْمِنْ عِنْدَ الْإِبْتِلَى. Subhanallah. Makikilala, malalaman ang tunay na katangian ng isang mukmin kapag sa oras ng pagsubok. Kapag daw oras ng pagsubok, doon mo na makikita yung tunay mong mananampalataya, tunay mong katangian. Wallahi ang totoo. Ngayon, nag-claim ka, malaki ang iman mo.
malaki ang pananampalataya. Dahil masagana ka ngayon, wala kang problema, wala kang sakit, walang problema sa anang buhay, pero masusukat mo yung tunay mong iman sa oras na dumadaan ka sa mga pagsubok. Anong halimbawa? Ngayon, wala kang problema sa business. May pumapasok na mga risk. Pero kapag naghihirap ka na, doon mo na masusuka. Marami nang pag-ujuk si Shaitan. Maaaring kaibigan mo, iimbitahan ka sa harap. Riba, interes. At dahil sa pagsubok na ito, subhanallah, doon mo masusukat yung iman mo. Malakas ang iman mo, tingnan. Kasi yan ang paglayunin sa pagsubok. Titignan niya ang panatala kung tunay ang iyong kung makatotohanan ka at tunay ang iyong iman. Marami mga tabya-tabya, ilan, ustado, maalang, malaki ang kaalaman, Amir Sab, o ano pa man, sinubukan niya Allah subhanahu wa ta'ala, wala, nandun na, nakikita mo gumawa ng harap. Dahil sa walang sabor, dahil sa pagsunod sa pagnanasa, subhanallah, tingnan nyo kapag eleksyon, tabiya, malaki ang iman, ha? Tingnan nyo kapag dumating sa iyo mga politician, bibigyan ka ng sugod. Wala na yung iman. Pagsubok, tingnan nyo, dito natin masusukan yung iman natin. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras ng kagipitan, sa mga oras ng pagsubok, subhanallah. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'u wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه إلى قوله سبحانه مقامنا ويعرف العبد عند شيخوخة والده ولا لام تويوم تونينا أغالي كتاليا نما أنا كبا تماتن دانا أم كان لما أبونا والله يغفر كتب تايم لهات بينا مغانا mga ariya, nakakabatang kapatid. Alam natin yung ating mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagtagilan, sabang kung bakit tayo nagtagilan. Lagi natin naririnig sa mga wasya ng ating mga magulang kung gaano kalaki ang karapatan ng ating mga magulang na ang magandang pagkikitungo sa kanila pinakamalaking dahilan ng ating pagpasok sa paraiso. At kabaligtaran nito, ang hindi magandang pagkikito, masamang pagkikito, suwail sa magulang ang siyang pinakamalaking dahilan upang tayo ay makapasok sa impyerno. Laya de hulun dyan na ako yun. Hindi makapasok sa paraiso ika ng Rasulo ang suwain masama sa kanyang mga magulang, lalo-lalo na sa kanina. Sabi sa kasabihan na ito, ngayon ang makikita natin, napakatindi. Tingnan nyo, yung mga magulang, sa kasagsagan ng kanilang kalikasan, lahat ibinigay sa atin. Nagsakripisyo sila. Dugo at pawis ang kanilang subhanallah. Naging kasangkapan upang matamungo yung tagumpay dito sa buhay. Subalit ngayon na sila'y nasa katandaan at maaaring nasa mabuti ka ng kalagayan, may trabaho, mabuting antas, karaniyan, subhanallah, ang isusukli mo ay hindi maganda pagiging suwain. Subhanallah. Wallahi al-azim, yan ay haram. At napakalaking dahilan. Napakalaking kaparusahan, kapanagutan ang naghihintay sa'yo.
niya, kaibigan, mga kapatid, nakikita natin sa mga Muslim, mga anak na mga Muslim, walang respeto, walang paggalang, sinisigawan, pero pang subhanallah, pero pala sinasabihan ng masama, pinipintasan ang kanilang mga magulang, walang adab, walang mabuting pag-ugali. Ang ilang pa, subhanallah, ang ilan, napakabuti sa ibang tao, napakamapagbigay sa ibang tao, pero sa kanilang mga magulang ay napakapulipo. Samantalang, subhanallah, ang ating mga magulang, ang higit nating dapat pakituan ng mabuti, ang higit nating dapat bigyan ng financial, lalo na sa kalagayan sila ay matanda, katandaan kita. Ito ay wajib. Kapag ang ating mga magulang ay walang anak buwan, kailangan natin silang bigyan financially. Ito ay wajib, hindi lang sunnah, mustahab, katungkulan ito. At bilang pagtanong ng utang na loob sa iyong mga magulang. Nung ikaw ay bata, alam natin mo ating mga ina, nandidiri ba sila sa atin? Wala kang naririnig na reklamo. Pero ngayon, subhanallah mo, ngayon, nasa katandaan sila, kailangan nila yung presence natin, tulong natin, eh, tayo ang, subhanallah, nandidiri. Huwag natin tularan ang mga ilang mga hindi mananampalataya na ang kanilang mga magulang kapag tumanda, tinatago nila sa home for the ages. Yan ay ukuk. Subhanallah. Ukuk. Pagsuway. Pagiging suway sa mga magulang. Wallahi al-awim. Tandaan niyo ito. Kahit ano pang narating mong karangyaan dito sa mundo. Kahit ano pang narating mong karangyaan. Naging director ka na. Naging attorney ka na. Naging ano pa. Mayaman ka na. Kung ang kalagayan mo ay masama ang loob sa iyo ng iyong mga magulang, lalong-lalo na ang iyong ina, wallahi al-awim, kaparusahan, kapanamutan, walang baraka ang iyong buhay dito sa mundo. Kapag ang iyong mga magulang, lalong-lalo na ang iyong ina, ay may sama ng loob sa iyo dahil sa iyong pagkukulang, walang pagmamahal, walang pagrespeto, hindi magandang pakikito mo, walang pagsisimbisyo, masalimuot ang naghihintay sa iyo. Sa iyong libingan, higit lalo sa kabilang buhay. At malayo, malayo na ikaw ay makapasok sa paraiso niya na pinta. Naway napulutan natin ang aral itong paksa na ating tinalakay sa next oras na ito. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tulungan nawa ang ating mga kaibigan, mga kapatid na nasa landan ng dagdaan ng typhoon na ito. عباد الله إن الله أمركم بأمر كالبدا في بنفسه فقال عز من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة يا عزيز يا جبار بعزتك وقوتك يا عزيز يا جبار جبار إنك على كل شيء قد رب العالمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذابنا سبحان ربكم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله